Ayan po, muli pinagpalang Wednesday afternoon po sa bawat isa. Amen. Ang gawain po na ang Diyos ang nagbukas, eh wala pong makapagpapasara. Walang makakapigil. Amen po. Sige po. Balikan po natin yung mga topic natin na yung binigay po sa atin ng nakaraan. Andito pa rin po tayo sa paano mag-test ang Diyos. Yung una po ang sabi sa atin ay by demanding great sacrifices. Pangalawa po ang sabi, by leading in a difficult way. Pangatlo, by permitting people to suffer. At pang-apat, by proposing hard tasks. And today po, ipagpapatuloy po natin ito. But before ko po sabihin sa inyo, meron po akong question. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang kinakaharap o pinagdadaanan na sitwasyon. Ngunit kung sasabihin po sa iyo ng Diyos, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Ano po ang sasabihin niyo? Ano po yung i-request natin o ihingin natin sa Panginoon? Muli po, nandito pa rin tayo sa paano mag-test ang Diyos. At ang number 5 po ay by giving opportunities for a choice. Ito po ang mismong tanong ng Diyos kay Solomon, yung tinanong ko po kanina. Sa 1 Kings chapter 3 verse 5, sabi po dito, kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sa NIV version po, sabi dito, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Wow! Kahit ano daw po nahingin ni Solomon. Ito pong time na to ay nasa pag-uumpisa pa lang sa pamumuno si Solomon. At kinausap siya ng Diyos to test him. Usually po siguro ang isasagot ng tao pagka po tayo ang tinanong ng Diyos eh yumaman, sumagana, o maging masaya. Sa mga ganitong pagkakataon po, makikita natin sa sarili natin kung ano ba yung nangunguna sa puso at isip natin. Like Haring Solomon, maraming aspeto ang buhay natin na kailangang pagdesisyon ng maigi. At may mga areas po na hindi lang tayo ang maapektuhan ng desisyon natin, kundi maski ibang tao. So, balikan po natin, ano po yung ni-request ni Solomon sa Diyos? Sa verse 9 po, mababasa natin, sabi niya po dito, so give your servant an understanding mind and a hearing heart to judge your people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge and rule this, your great people? Ang hiningi po ni Solomon ay pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at mabuti. Solomon knows that a listening heart and an understanding mind are more valuable than traditional signs of kingship. Yung Hebrew words po ay nakakatulong din dito para ma-unpack yung richness ng response ni Solomon. Sa Hebrew po kasi, ang word na to listen is the same word for to obey. At dahil po dito sa verse 10, makikita natin, kung babasahin natin, sabi dito, it pleased the Lord that Solomon had asked this. Ano po? Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. At kung babasahin po natin hanggang sa verse 14, Solomon's request was met.
no, ibinigay po ito ng Diyos sa kanya. At may additional pa, with the additional promise of riches and honor. Yung hiniling po kasi ni Solomon ay for the greater good. Hindi lang po para sa kanya. At dahil po dito, nalugod ang Diyos. At ibinigay maski yung hindi niya hinihingi. Andun po yung pagpapakumbaba at pagdepende ni Solomon sa Diyos. Alam niyo po, up until our generation, sinasabi ng Diyos na hingin natin ang nais natin through prayer and thanksgiving. Hindi ba po sabi pa ng Diyos na paparangalan siya kapag naibibigay yung pinagpipray natin? Pero dito rin po nakikita kung ano yung priority natin at saan tayo nagki-care. Kung itutuloy po natin yung sa verse 14, sabi po ng Diyos, at kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Sabi nga po, ang Diyos ay gentle God, na hindi po siya mamimili. Tinitest tayo ng Diyos sa pagbibigay niya ng kalayaan sa atin. Ano ang gusto mong hingin? Ano yung gusto mong i-prioritize? Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang mag-decide maski sa kung susunod ka pa o hindi. Well, sabi nga po sa salita ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Andun na po yung desire natin na makasunod sa kalooban ng Diyos bilang tayo ay mga lingkod niya. Ngayon po, lipat naman tayo sa 2 Chronicles chapter 32, verse 31. Sa Amplified Bible po, sabi dito, and so, in the matter of the envoys of the rulers of Babylon, who were sent to him to inquire about the wonder that had happened in the land, God left him alone, only to test him in order to know everything that was in his heart. Ang pinag-uusapan naman po dito ay si Hezekiah. Nito po kasi, bago po itong verse na to, mababasa po natin doon, na dumaan po sila sa matinding battle. Ano po? Matinding labanan. Noong time po na yon, punong-puno sila ng discouragement, pero patuloy sila sa paglaban. At ini-encourage niya po yung mga nasasakupan niya. Patuloy niyang ini-encourage at pinapaalalahanan na higit na makapangyarihan ang Diyos na inaasahan nila. So, noong time po na to, si Hezekiah, andun yung faith niya, andun yung confidence niya sa Diyos, sa buong battle. At dahil po dito, sa tulong po ng Diyos, nanalo po sila. After po nitong battle, mas lumago yung kung ano yung meron na siya. Yung ari-arian niya, yung kayabanan niya, yung mga kawal niya. So, in short po, mas sumagana siya. Talagang pinagpala. At after po nito, si Hezekiah po ay nagkasakit. At sabi po ng Diyos, pinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, na itong sakit na to, hindi na siya gagaling, no? Mamamatay na siya. Ano po yung ginawa ni Hezekiah? Lumapit siya sa Diyos, nagmakaawa po siya, umiyak siya sa Panginoon. At minsan pa, tinulungan po siya ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos, siya po ay gumaling. No? Pinagaling po siya ng Diyos. At ito na po papasok yung binasa natin na verse sa
2 Chronicles chapter 32 verse 31. Basahin ko po ulit sa Tagalog. Maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain. Sa pakikiharap niya'y hindi siya pinangungunahan ng Diyos upang subukin siya. Nung time po na to, dumating yung mga pinasugo para kamustahin siya. At sabi po dito, to be informed of the miracle of the sun's going back 10 degrees. Ito po kasi yung sign na hiningi ni Hezekiah. Bilang patunay po na totoo na pagagalingin siya ng Diyos. And na-recover po siya doon sa sakit niya. At nung dumating po itong mga tao na to, instead na ibalik niya yung praises and glory sa Lord, andito po na naging mayabang siya. Na itong riches and glory ay naging pride niya. Ngayon po, akala niya ay andun pa din yung kaluguran ng Diyos sa bagay na ito. Pero hinayaan siya ng Panginoon. No? Hinayaan po siya ng Diyos, hindi siya pinangunahan sa kung paano siya makikitungo doon sa mga tao na pumunta sa kanya. Dito po sa parehong sitwasyon natin nakita bilang example po na may mga pagkakataon na hahayaan ka ng Diyos na mamili kung ano yung actions mo or decisions mo sa mga bagay-bagay. Kung babasahin po natin sa Psalms chapter 7 verse 9, sabi niya po dito, ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Sa Psalms chapter 11 verse 5, sabi po dito, ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. Nakita po natin yung differences sa mga binanggit nating naganap kina Solomon at Hezekiah. Nakita natin yung pros and cons, yung resulta, yung malaking impact ng bawat desisyon nila. Ano po, dahil po dun sa ginawa ni Hezekiah, ang sabi po ng Diyos sa kanya, darating yung time na ang lahat ng ari-arian niya, ang lahat ng kayamanan niya, ay mawawala sa kanya. At alam niyo po, may mga tao na nagsasabi na selfish ang Diyos. Pero sa totoo, ang Diyos ay malaya pong nagbibigay ng chances sa atin na yung kalayaan na mamili. Yung kalayaan mag-decide kung ano yung magiging action mo. Ano yung gusto mong i-prioritize? Ano yung decision mo? Yun nga lang, may mga consequences po ang bawat actions natin and decisions. So, unbeliever man o believer, nagbibigay ang Diyos ng kalayaan para sa atin na mamili. At sa paraan din pong ito, tinetest ng Diyos ang faithfulness ng kanyang mga lingkod. Sa Proverbs chapter 17, verse 3, sabi niya po dito sa King James Version, the fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Sa mga refiners po ng silver, meron silang fining pots in which they purify the silver from the dross. And sa mga goldsmiths naman po, meron silang mga furnaces kung saan minimelt nila
para ma-purify yung kanilang ginto. Then, bakit po kailangan nire-refine yung silver at yung gold? Sabi po dito, the purpose of this refining is to remove any remaining impurities. The hearts of men cannot be searched or known by any human heart, but by God only. He gives man a greater knowledge of himself and the truth. Inibigyan po tayo ng Diyos ng chance na makilala natin yung sarili natin. Ano ba yung talagang nilalaman ng puso at isip natin? And He gives man a greater understanding of God's will, thus allowing man to have a truer and purer love of God. Kaya nga po, di ba kung naaalala po natin, meron tayong inaawit sa church. Sabi niya po doon, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Doon po sa chorus, sabi niya, salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Salamat Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng aking patutunguhan. Kilala po tayo ng Diyos. Alam niya yung laman ng puso at isip po natin. Kagaya po ng verses na binasa natin kanina, kilala niya po tayo. So, hindi tayo tinetest para malaman niya, kundi para malaman natin at mas makilala natin yung sarili natin. At sa mga times na magkakaroon tayo ng realization kung mali or tama ang naging desisyon or actions natin, binibigyan pa rin tayo ng kalayaan ng Diyos na mag-decide muli if magpapaayos ba tayo sa Kanya upang matanggal ng Diyos ang mga impurities na nasa atin pa. Alam niyo po, sa mga topic na about sa choices, lagi kong naaalala yung minsan pong kinuwento sa amin ng aking pastora, ng amin pong pastora, na ito po ay sa time na yung time po na may kinasal, no? Sabi daw po doon nung nagva-vow, life is a series of choices and I choose you. Sinabi niya daw po ito doon sa kinasal sa kanya. Ngayon po, may sense po, ano? Maging sa pagiging Kristiyano po natin, sa bawat pagising natin, naghihintay na agad yung choices mo. Pipiliin mo ba ang maglingkod at sumunod sa kalooban ng Diyos? Pipiliin mo ba na itaas ang Diyos sa buhay mo? So, sa mga times po na dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, mabibigat na sitwasyon na parte din po ng pagtetest ng Panginoon sa atin, gaya ng mga sinabi sa atin ng ating mga pastor nitong mga nakaraang araw. Sa mga times po na mahirap ang nangyayari, sino yung pipiliin natin na lapitan? Sino yung pipiliin natin na sanggunian? Sa mga times po ng victory natin, nakadikit pa din po ba tayo sa Panginoon? Itinataas ang ngalan niya, pipiliin pa rin po ba natin na ibalik yung papuri at parangal sa Diyos? Sige po, manalangin tayo. Dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lubos kaming nagpapasalamat, O Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin, na patuloy kami, O Diyos, na
dumikit at kumapit sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Either sa mga panahon na dumadaan kami sa mabibigat na sitwasyon, o sa mga panahon, Panginoon, na nandoon kami sa breakthrough, nandoon kami sa victory. Hayaan mo nga, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na ang buhay namin ay magamit, Panginoon, para maitaas ka, para mag-glorify ka, Panginoon. Sa bawat decision makings namin, Panginoon, samahan mo kami. Bigyan mo kami ng malawak na pagkaintindi, Panginoon, sa kung saan mo kami idadirect, Lord. Hayaan mo, O Diyos, na tanging ang kalooban mo ang maganap sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa at minsan pa po, magandang hapon po.